Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang po yung messages na magre-resonate para sa inyo. So kung cross-watcher kayo, pwedeng maging kayo ito at hindi si Earth Sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwedeng magkapalit-palit ang roles depende sa nangyari sa iyo. So mga hindi pa nakaka-subscribe, please to hit the subscribe button, the notification bell. At meron pa tayong ibang channels, paki-check na lang po dyan sa description box, also for personal reading. Nandiyan din po. Okay, so let's start your reading. This is for Earth Sign. Kapalaran sa pag-ibig. Ito pwede magkapalit-palit po ha. Pwedeng kahit sinabi kong ikaw ito, pwedeng ito yung person mo. The Ace of Wands is here, the Empress. Okay, so I would like to get more cards for you, Earth Sign. The Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius energy, the Eight of Swords is your Gemini, Libra, Aquarius. I feel like for some of you, you might be in a situation, nasa sitwasyon ka, na pwedeng hindi mo masyadong gusto itong situation na ito. Gusto mong lumayo, gusto mong umalis, but hindi pwede. And nakakita tayo dito ng paglalaban. Maybe sa emotions na nararamdaman mo ngayon. Actually, with the Empress, you're focusing on yourself sa iyong development. Maaaring meron ka mga sinisimula na ito yung focus mo ngayon. And with the Knight of Cups, I feel like for some of you, anong tawag dito? There's an offer or love coming from you na parang ayaw mo munang ibigay sa ngayon. Maybe because you're undecided. Maybe because you are focusing on yourself. Parang ganun. And then ayaw mo munang ibigay itong love or emotions na ito for your person. Yeah, you're focusing on your new beginning. Okay? So how about yung person mo? Who is this person that you're dealing with? For our Earth signs, please. We do have here the Three of Swords. The King of Swords, and then the Nine of Wands. The Knight of Wands is here. Aries, Leo, Sagittarius, energy. Gemini, Libra, Aquarius. Taurus, Virgo, Capricorn with the Two of Pentacles. Itong person na ito, sabihin na natin meron siya mga pinapriority ngayon. And then, nakikita natin with the Three of Swords, there's a lot of pain, sobrang sakit na energy coming from this person. Maaaring tinatry ka niyang i-cut off with the Queen of Swords. Tinatry niyang hadlangan yung pagpasok mo sa buhay niya. Parang ganun. Or maybe completely give yourself to this person. Or pagdating sa connection, pwedeng hindi siya masyado nakikipag-communicate or connect sa'yo. No? And this person is really in pain. Sobrang nasasaktan kasi hindi niya kayang ibigay or hindi niya pwedeng ibigay. This person with the Nine of Wands is marami siya nakikitang challenges and problem na nagkukos or nagdudulot kung bakit siya lumalayo or umaalis. Okay, sa connection mo with this person. And I feel like gusto mo part of you is makuha nitong person na ito. Or maybe yourself, you want this person na kung please kayanin niya tong connection na ito. Parang you want this person na lumaban or whatsoever, but your person is duwag dito sa connection na ito. Okay? So, ano-ano sa isipan mo regarding your person? Your person is very cold. Very cold. Alam mo kung bakit siya cold? Kasi ngayon nga, natatakot siya eh. Natatakot siya, hindi niya kayang harapin yung challenges problema dito sa connection ninyo dalawa. So, naduduwag siya. Ano na sa isipan mo regarding your person? Knight of Pentacles is here, the Ten of Cups, and then the Two of Wands. I can see you do have plans. Pwedeng may plano ka regarding this person and or regarding family. Ang focus mo for now is actually for your family. You do have a lot of desire na ibigay or i-offer yung sarili mo for this person. Pero yeah, for now you're thinking about your person with the Devil, Capricorn energy. Hanggang isip ka lang muna sa kanya eh. And gusto mong i-offer yung sarili mo sa kanya or yung lahat-lahat sa kanya. But you know,
So ngayon, ang plano mo, teka lang, plano na lang muna ako dito sa sarili ko, sa aking finances, kasi wala yung person ko eh. But pwede nagkaroon ka rin ng plano regarding sa kanya. Plano to communicate, plano to whatever plan you have in your mind, no? Nagkaroon ka ng pagpaplano sa kanya. Or maybe to reconcile. How about your person? Ano nasa isip niya? The world is here. The Ace of Pentacles, the Eight of Wands. Why is the world here, please? The Three of Pentacles and the Nine of Cups. Okay, yung person mo, the King of Cups is here, bottom of the deck. I told you, the love is there coming from this person, pero hindi siya makapag-isip kasi hindi niya talaga alam kung anong gagawin. Nakikita natin na parang gusto niya ring mag-offer ng something or iniisip niya mag-offer ng something regarding sa separation or pagkakalayo ninyo. Maybe this person is thinking na mag-offer ng reconciliation, pero pwedeng ang nasa isip niya is to have some kind of growth pagdating sa money. So pwedeng magre-reconcile tayo kasi gusto kong magkaroon ng growth. Kasi pwedeng malapit sa'yo, sa area malapit sa'yo, nandiyan niya nakikita yung finances na makakapag-grow sa kanya. So pwedeng iniisip niya mag-offer ng something regarding doon. Okay? Paglalapit, pero kaya yon dahil paglalapit, pero ang focus niya is para mag-grow yung kanyang finances. And yeah, the lovers. This person is open. This person is open pagdating dito. Iniisip niya is to be open din pagdating sa relationship, pagdating sa connections. If ever you're free, no? The Fool is here. Kung ikaw ay free, I'd like to offer something na makakapagpalapit sa atin para magkaroon tayo ng relationship. Okay? Kung ikaw ay free. But if you're not free, parang gusto niya lang talaga lumapit sa iyo eh. So emotions, let's move on to your emotions. Emotions mo towards your person. You do have here the Nine of Pentacles, the Chariot, the Seven of Cups, and then the Eight of Cups is here. You're walking away. Definitely, you're walking away. Okay, you're walking away. Nag-focus kasi yung finances and you're walking away. Lumalayo ka, umaalis ka. Tinatry mong mag-move on or wag mahalin itong person nito. Because you keep on wanting this person in the past. Parang hanggang gusto lang ako sa'yo kasi eh. Parang impossible na magkaroon ng relationship sa ating dalawa. So because of that thinking na nakikita natin sa'yo, iniisip mo na lumayo na lang. Kasi, yeah, you're moving on. The Six of Swords is here. You're moving on. Kasi ayoko nang gusto lang ako ng gusto sa'yo. And what about us? Paano na tayo, diba? So, you're trying to heal yourself dun sa pag-walk away. Not literally walking away na talagang binablock mo siya. Yung iba sa inyo, walking away lang na hindi ka na lang nagpaparamdam and unti-unti ka na lang nagmo-move on, tinatanggal mo na lang yung sakit or yung whatever you're feeling dito sa person na ito. So how about your person? Anong emotions niya for you? Anong emotions niya for you? We do have here the Two of Cups, bottom of the deck. The Page of Cups is here. Alam mo, kung pwede lang talagang i-offer itong pagmamahal nito, I would definitely offer this. Yan ang nakukuha natin sa person. Kung pwede lang i-offer. The Queen of Cups, there's a lot of love coming from this person. It's a lot of love. Na-develop na yan eh. From small
and sabihin na natin, gusto ka lang niya because of your looks or whatever, more on physical, more on kasi sa kagalingan mo, more on admiration lang sa'yo. From that, na-develop siya into love, no? And with the Four of Pentacles, kaya lang the problem is this person is keeping this love or tinatago niya itong love na ito. We do have here the Six of Cups, yeah. There's a lot of love here, pero itinatago niya sa'yo. And I can see this person wanted to come back. Gusto niya talagang bumalik and actually to offer you everything. Kung pwede lang. Gusto niyang i-offer. Yun yung nasa kikita, nakikita natin, nasa isip niya eh. Or nasa puso niya. Na parang, kung pwede ko lang talagang i-offer itong love na ito, I would definitely offer this to you. Why? Kasi the Two of Cups is here. Gusto niya talaga ng relationship, ng stability with the Queen of Pentacles. He or she sees you, especially if you're a woman, nakikita ka niya as a great mother or magiging magandang mother, no, ng kanyang mga children, especially if you're a woman. Pero take only what resonates. Pwede rin namang hindi. So this person wants a relationship. Gusto niya na relationship. So what will happen in the near future for the both of you? What will happen in the near future for the both of you, for our earth signs? Okay. So we do have here the King of Swords. This is for your side, ha? The King of Swords is here. The Queen of Pentacles, bottom of the deck. The Ten of Wands, the Magician, and then the Knight of Swords. Okay. Let's clarify lang, no? What's with the Knight of Swords? The Five of Cups. You're walking away. Una sa lahat, ayaw mong masaktan. In the near future, I can see you leaving or umaalis kasi nasasaktan ka lang sa person mo eh by keeping or his or her emotions. Nasasaktan ka dun kasi habang tumatagal na tinatago niya at walang nangyayari sa inyo, the more na nawawalan ka na ng pag-asa at nawawalan ka na ng gana dito sa connection nito. So, you're walking away. So, what's with the Ten of Wands? Yeah, you're leaving. This is your energy. The Seven of Swords. You're leaving. Lumalayo ka na. Ayoko nang ibigay yung sarili ko sa iyo because you will just hurt me. Okay? If ever na magkakaroon ng reconciliation, the Three of Cups is here. Okay, I'm willing to reconcile. Pero hindi para ibigay ko pa rin yung sarili ko. Kasi I don't feel like yun din ang gagawin mo sa akin eh. Kumbaga hindi mo nararamdaman sa kanya na yun din ang gagawin niya sa'yo. Na if ever magkakaroon kayo ng reconciliation, ibibigay niya ba lahat sa'yo? Ayaw mo na mag-expect, ayaw mo nang ibigay yung sarili mo kasi baka masaktan ka lang. So that's what I can see here. So how about your person? Ano ang nasa future regarding this person? Okay. The Knight of Pentacles is here. The Moon is here. The Ten of Swords and then the Seven of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, energy. Let me clarify what's with the Knight of Pentacles. This person is going to offer something regarding stability. Maybe work, career, money, and or, yeah. Tell me more about the Four of Wands. The High Priestess. Could be dealing with the soulmate right here. Kaya lang sobrang nilalagyan niya ng padlock yung utak niya, yung sarili niya, para hindi siya Let me clarify the Moon and the Ten of Swords. The Devil. Yeah, this person keeps on thinking of you. More on pag-iisip lang. More on dreams. Ang nakikita natin sa future. What's with the Ten of Swords? The Justice card. I don't know
guys, pero yung iba sa inyo kasi pwede may marriage na involved dito sa situation. Libra energy. Yun yung nakakapagpasakit dito sa person mo eh. Like, gusto ko sanang i-offer sa'yo itong love. Kaya lang kasi hindi pwede because there's someone here na hindi pwede or gusto ko matapos na, you know, clarify. The Justice and the Ten of Swords. Yeah, ito yung kaya hindi pwede eh, the Eight of Swords is here. So, gustuhin ko mang i-offer, hindi pwede because of this situation. Which is yung iba nga, pwedeng marriage, yung iba pwedeng career, whatsoever. But there's these boundaries between the two of you. Pero gustong gusto niya nang i-offer yung love niya sa'yo. What's with the Seven of Wands? I can still see this person waiting in the near future, naghihintay. Although you're walking away, nagwe-wait siya, naghihintay siya. For some kind of decision. Okay, we will end the reading here. Yeah, nakikita pa rin natin yung coldness ng person mo. Hindi siya masyadong nagiging open, especially pagdating sa communication. Nakikita natin nag-workout siya sa kanyang money, pinapalago niya yung kanyang finances. But okay man yung kanyang finances, this person is never going to be happy. Hindi siya magiging masaya. Why? Kasi yung happiness niya nasa iyo. The Sun is here, bottom of the deck. Kaya lang, ang makakapagpasaya sa kanya is the Wheel of Fortune, which is yung completely pagbabago dito sa connection ninyong dalawa. So, hindi siya nagiging masaya dito. So, thank you for watching. Sana po nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV Virgo, Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign, Philippines. Sa mga bago pa lang po, meron tayong personal reading, nandiyan na lang po sa description box. Thank you for leaving a like and comment, guys. Ma-appreciate ko yan. I love you all, guys, again, and bye-bye.